ang industriya ng kape ngayon talaga namang brewing. Dumarami kasi ang mga coffee shop at ang kanilang gamit, local coffee beans. May report si Katrina Son. Mapaumaga, tanghali o gabi, hindi nawawala ang pagkakape sa mga Pilipino. Hinahanap-hanap nga ng katawan. Coffee is life. Ang coffee enthusiast na si Krista, maaga raw nahilig sa kape. Hanggang sa magkaroon ang mga kaibigan na coffeeholic din. So we went to Baguio to discover other beans and dun ko nalaman na may mga iba-iba palang klase ng beans. Kaya ang coffee lover, coffee shop owner na rin. Ibinida pa niya ang sariling bersyon ng creme brulee coffee. The first step will just be to extract the coffee grind. We'll just pour the espresso shot on the cup. And then we'll just transfer the frothed milk into the cup with espresso. Ano man ang hilig sa kape, whether cold or hot, matamis man yan o mapait sa panahon ngayon na napakaraming pagpipilian, may kape raw na para sa inyo. Dumarami ng araw ang coffee drinker at iba't ibang klase ng coffee shops ayon sa Philippine Coffee Guild o PCG. Ang magandang balita, maging coffee farmers, dumarami rin. About 40% of the Filipino coffee farmers will be joining. The Philippines has been one of the top exporters of coffee. At kung kapeng barako ang pag-uusapan, ala eh, Batangas is the place to be. Narito ang ilang taniman ng kape. Sa talangan ng Provincial Agriculture Office doon, tumaas ang harvested coffee beans ngayong taon kumpara noong 2015 hanggang 2017. Sa Hunyo, gaganapin ang Philippine Coffee Expo 2024 at iba't ibang aktibidad para mapagsama-sama ang coffee drinkers at farmers sa bansa. Layo nitong mas maiangat ang coffee industry at matulungan ang mga coffee farmers. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, alamin ang state of the nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.